RSG Philippines. Gusto na nilang tapusin ang buhay ng Falcon dito sa upper bracket. Pinag-uusapan lang namin ni Santi kanina, eh, para bang ang Falcon ay nilabas na ang pang-grand finals ng game number 2. Ito na yung mga heroes nila eh. Nagkapatriban eh. Nakikita natin kanina, nag-nibil lang si Justin sa daliri niyo. Nung nakuha yung Beatrix ni Eman, parang, ilan ba hero ko? Ubus na hero natin. Ilan ba hero ko? This is late game para sa itong RSG, pero ito yung commendable sa Falcon eh. Level 1 at level 1, palag sila. Alam nila na maganda rotation ni Mr. Light. Franco si Light ngayon. Santi, kailangan na natin ito pag-usapan ng in all seriousness kasi wala na yung Johnson Kadita. This is RSGPH late game plus nakuha pa nila yung Beatrix na Eman. Yun nga, sobrang komportable nito mga players from the side of RSGPH when it comes to those hero picks na talagang lagi natin nakikita sa MPL na gamit-gamit gamit nila. Na pag sinabi mong RSGPH, ito yung mga hero na papasok sa utak mo pag iniisip mo. And kung titignan mo yung composition nila, it's all about the pick-offs. One bite from the Franco, instant shutdown ng shotgun, instant bat space ni Aqua, bat impact ni Aqua. Ang dami nilang pick-up capability, may Karina pa sila. This time, dito makikita kung kaya nga bang kumapit ulit ng Falcon in the late game. Yun nga eh. Kasi galawan-wise, parang lamang ang RSG, game 1, game 2 eh. Lamang nga sila, sadyang umabot lang sa point kanina sa game 2 na yung Falcon, parang mag-ano eh, pumasok sa zone. Itong si Silent, tsaka si Justin. Yeah. Kaya nabawian talaga na comeback dito yung RSG. Pusong yan, Mareno. 4-on-4 setup on the turtle. Iritel pick though. Para kay Silent, masabi ko lang, Santi, ha, napakaganda ng passive ng Iritel up against sa Bea, lalo na kung sniper type ka. Kasi pwede mong iwas-iwasan yung snipe. Bumibilis ka eh. Sidestep. Habang bumabanat ka, so ma-sidestep ka. Diba? Naka-electro flash pa. Meanwhile, kaso nga lang ito, hindi na makakasidestep pa at sinatang tutumba. Kaso nga lang, may bawi lang din. Ken goes down. So, yung trade na yon, dalawa palit sa isa. So, lamang ang Falcon plus a kill onto Eman. There you go. Definitely Falcon won that trade. Wow. 3-1 in our 2-minute mark. Wow. This is interesting. Because the Iritel is a pick na I think pwede mong i-consider na sagot eh. Hindi siya counter. Pero sagot sa mga sniper type. Kasi lalo na kung shotgun type ka din na Beatrix, hindi mo rin siya marirange agad eh. Yung shotgun. Mabilis eh. Oo, so nasa galawan talaga. And with that, nakuha ng isang kill plus nakuha ng turtle ang Falcon Esports. Lumalamang nga talaga sila ngayon na pag-uusapan namin kanina nung draft pa lang. Etong si Manjin kasi, kung hindi nyo na itatanong, Bea gods yan, si Bobby Tricks. Siyempre, ng mga Bobby Tricks eh. Kaya sinasabi niya, lugi nga daw talaga pag siya, kalaban niya Iritel. Sa rank games lang. Sa RG, mahirap daw pag marunong. Hindi naman lugi, parang ano lang, palag-palag lang. Palag-palag. So nakadepende pa rin talaga sa player. Sa galaw eh, alam mo naman si Eman, isa sa mga player talaga na willing mag-adjust. In terms of items, in terms of everything. And alam natin kung gaano ka-aggressive si Eman sa kanyang Beatrix. Pero ang usapan dito is the entire composition of Falcon itself. I think comfortable din silang makipagsabayan. You have a Grok. And Yellow Flash is doing wonders din para sa kanyang Esmeralda. Usually, dapat lugi Esmeralda sa tanks. Pero tignan mo yung ginagawa ni Yellow Flash, no? All out the map. Kitang-kita siya, eh, no? Oo, lagi siyang nandun sa mga team fights. And nakikita rin natin, nalamang siya in terms of the level. So, mas madaming XP na nakukuha niya. But meanwhile, nakakuha ng kill dito si Eman. Kaso nga lang may bawi, Light will go down as well. Okay. That is a trade for both roamers. Pero with that kill onto Eman, na nabigay sa kanya yung kill na yun. So, extra gold para sa bawi. Kanya. At least nakakahabol, di ba? Yeah, onting bawi. Lipat siya ngayon on to the Nibiru. Alam niya na kailangan na sabayan si Silent. Silent is 1-0-1. Umiinit ang laban at the first 4 minutes of the game. Magre-reset. Kailangan na pag-usapan din yung late game dito. Kasi willing ang RSGPH to take this into the late game dahil gamay si Cillian sila. This is Aqua Prime na makikita natin that can carry matches. So if you are Falcon, dapat may timer ka na hindi mo pwede paabutin ang ultra late game to. Kasi delikado sa Cillian. Kaya naman, maiintindihan mo kung bakit
tuloy-tuloy ang pagiging agresibo ng Falcon dito. Ayaw nilang paabutin yung RSG doon sa ultra late. Minamadali na ng Falcon yung laro. Yeah. Ayaw nilang umabot pa doon sa late game. Oh! Ano nga lang may shotgun na puputok mismo dito sa side ng Falcon. At pangkuha pa rin si Moonkite yung mismong pagong. And ito na nga yung bawi na hinahanap ng RSG PH kanina pa. Dahil kanina pa sila nakukuhanan doon sa mga trades. But now, Yellow Flash versus Nat. Okay. Mabibili ito mag-sprint. Naka-corrosion site na si Kuya Nat sa on the thumbs. Corrosion site, medyo masakit-sakit, mahapli-hapli ang kada kalmot. And there you have it, RSGPH. Besides the late game, meron pa silang pick-off capability na kay Light ang bola to get the iron hooks. And finally, RSGPH, wala nang saysay yung nangyaring paglugi ng early game. Tumabla muli ang laban na to. Items are coming in at mukhang magkukonsil pa si Light. Remember, iron hook. Shotgun combo. There you go! Napaganda ng combo na gagawin ng RSGPH with that kill. Wala na yung jungler ng kabila. Mapipili na mag-flicker out si Justin. Even Naomi, gugustuhin na lang dumipensa sa vibe ng gitna. Kaso nga lang tatlo ang tumitirada dito sa mismong Tori. Tapos may hook matatamaan. Naomi is in danger. Papasok si EMMAN. Pero basag Tori lang. Mabubuhay si Naomi. Pero definitely lugi sila agad sa mid lane battle. First tower of the game. Iron hook ni Light sabay shotgun ni EMMAN. As expected, combo lang ang kailangan ng RSG. Combo routine! Make that 2 kills in a row. 5-4. Finally, RSG nakakuha ng kalamaan sa laban na to. Kuwang-kuwa na ng RSGPH yung groove nitong game number 3 at talagang hindi na nila to dapat pangbitawan dahil nga nasa kanila yung momentum at yung Falcon ngayon yung napapareact sa movements nila and sobrang nakakuha na dito ng resources si EMMAN yes. Dahil nga doon sa kanyang KDA na 3-1-1 yes. And siya yung tumatrabaho doon sa mga tore. Tapos ngayon, babawi yung Falcon for a trade kaso nga lang dito na yung RSGPH. Demonkite will flank this. Naomi, kalate ang buhay. Naomi, feel the glow, mapapa-out! Oh, pero tinamaan siya! Yung mga batsmiths, kinopia pa siya ni Justin. And nandito na ang backup. Here comes the Light. Gutom na si Kuya Light. Kinagat! Flicker kagat, tapos may follow-up play si EMMAN. Naka-shotgun, naka-pwesto lang si Silent nga dito. Tahimik! Kaso si Yellow Flash, gustong magbigay dito ng extra space para sa kanyang mga teammates. But RCPH, buhay pa rin sila at talagang nahihirapan sila doon sa damage na nabibigay ni Aqua at sobrang lagkit wow. Noong mga pagkat nila. Habang ngayon, agawa na mangyayari sa mismong bagong. But dati sa skill, onto Yellow Flash! Wow! Respeto para sa Falcon. Nice steal mula kay Yellow Flash. Nag-miss yung shotgun ni EMMAN doon sa top lane. Bihira nating makita yung mga ganon. And it goes to show na tao lang din talaga si EMMAN. Yun yung sinasabi nating kiting capability ng isang Irithel. If ever na tumama man yung shotgun ultimate na yon, deads sana si Silent. But then again, lamang pa rin ang RSGPH. Dito natin makikita na yung side ng Falcon, meron talaga silang tendency na yung mid-game ay mabitawan nila. Nakita natin yun ng game number 1. Game 1. Yung game 2 na wala lang din. Kitang-kita na kabisado nila yung early game laning. Malakas sila doon. Pero na-master na kasi ng RSGPH yung mid-game to the late game na alam nilang kailangan nilang pumitas. This time, kailangan yung Falcon makakuha sila ng even trade. Mm-hmm. Kapag may napitas sa kupunan ng Myanmar, dapat may tower silang makuha or may turtle. Yun at unti-unti nila nakakuha yun. Trade after trade ang gusto mangyari ng dalawang upunan. May kita natin yung mirror play from RSG. Basag sila dun sa top lane turret. Yung Falcon naman sa may bandang baba. Yeah. So, eventually, mag-meet din sila halfway dito sa may bandang mid lane. Nag-adjust parehas. At doon mo makukomend ang RSG na master na nila yon. Ito na. Yung trading. Both of the teams. Ito yung mga sigawan eh. Ang bahal lang eh. Sinasamali ata dito ng tawid. Kaso nga lang meron siya dito sustain. From that vengeance. But that is a kill for Silent. At tila tahimik lang. Kaso nga lang makaagat yung isa. Like dito mapapaflicker out na Silent. Aray! Dito tumatrabaho. Habang mapapatakbo lang sila. Low HP ang mga members. Palit muna ng baril si EMMAN. Mapaparecall ang both teams. But that is a trade. Not for Justin. Okay. That's a... Justin is... The mid laner, 5 si Justin this time, di ba? So 1-for-1, ang sakit nung roar ni Silent this time. Minsan mamaliitin mo yan eh, ang sakit ng damage output ng Irithel this time for Team Falcon. Pero lamang sa mapa ang team ng RSG. Patient lang muna ang RSG sa laban na ito.
Again, ang kailangan ng RSG ay mga hooks. There you go! Pulado ka sa shotgun! Shotgun ni EMMAN! Crucial pick-off! Set up na ba yon ng RSG para sa Lord na ito? Pwedeng-pwede lang gamitin to their advantage. Wala yung taga-setup ng Falcon. May mananakaw ditong kagat si Justin, pero mukhang hindi lang magagamit. Hindi na papalapitin pa ng OCPA ang Falcon dito sa mismong Lord. At ngayon, kailangan lang muna lang umatras. Antayin nila yung spawn, gamitin nila yung minion waves na enhanced para nga makabasag pa sila ng mga tore. Solid pick off, EMMAN with the play. And with that, klarong-klaro na RSG may hawak ng laban. Hindi in-expect. Sinina dito si Naomi, di ba? Si Naomi, yung tangke pa yun. Yung tangke pa yun. Ilano ata, 3 bullets lang. Dalawang basic attack, isang ulti lang. Counted kasi na 5 bullets yung ultimate talaga. Ay, nung nakadikit eh. Nakadikit eh. Naka-ultra ano eh. Ultra dikit. Si Naomi, that's a grok na pinatumba ng isang Beatrix. EMMAN, 4-1-1. Kaya-kayang i-transition ng RSG to victory ang laban na to. Pwedeng-pwede mangyari yun, Manjin. At kayo nagagamit naman nila to their advantage. Yung mismong Lord take na yun. Aray. Basag ang tore sa may bandang ibaba. Possible din yung sa may bandang gitna. Dahil paparating na yung minion waves. Kaso nga lang, andito na nga yung depensa ng Falcon. Inhibitor turrets na lang ang matitira sa kanila. Habang yung RSGPH, lamang na lamang talaga in terms of the turret trade. So Falcon ngayon, Manjin. Disiplina na lang. Disiplina. Disiplina na sa RSG. Wala nang asim movements para sa RSG dito. Hintayin nila yung Falcon. Vintage RSG Philippines. Ang ating nakikita. Nag-aabang na lang si Light ng kanyang ma-iron hook. Nagtatabi-tabi na yung Falcon. Pili niya mga kampe para lang hindi sila mahuli dito, Santi. Desher Conceal. Si EMMAN, nakita nila. Pwedeng mahatak dito. Nats, nakapwesto ah. Light dito, hahatak. Oh! Tama, kaso nga lang may ipit si Nats. Kaso sobrang unat. Sabi ng Falcon dito, atras tayo. Uwe, uwe, uwe. Pero Demon Kite, may bandang flank. That is a kill on to EMMAN. Ganda ng ginagawa ng RSGPH dito. With that pick off, this opens up for RSGPH to again control the minions. Expected yung conceal play. Expected. This is prime RSG. Shotgun ni EMMAN para doon sa hook na inigay ni Light. Tapos kayong tatpa, wala sa Falcon. May depensa sila. Kaso 10 bits na. Nakawala na ang RSGPH. They will try to end it right here and right now. And sila ang mag-a-advance. RSGPH. You don't give Beatrix to EMMAN. At yun ang pagkakamali. Pilipinas ang nagwagi. Lower bracket muna ang Myanmar.